Hello po mga kapatid, kamusta po ang lahat? Mapagpalang araw po sa ating lahat na nakikinig po ngayon at purihin po ang Diyos sa binigay niya po ulit sa atin na panibagong buhay, kalakasan at pag-asa. Ako nga po pala si Sister Rosanna Fiel na tagakawit. Isa po ako sa binago ng Lord at pinagpala. At ipapatotoo ko po ngayon sa oras na to kung paano po ako binago ng Lord. Kung paano ko po siya nakilala. Nung wala pa po akong relasyon sa Panginoon, sabi ko po na ang buhay ko at ang pamilya ko po ay magulo. Wala pong kapayapaan sa loob ng tahanan. Ganun po ako namulat kasi ang tatay ko po may bisyo po siya. Lagi po siya nagiinom at sa tuwing nalalasing po siya, naghahamon po siya ng away. Kaya andun na, lumaki rin po ako sa takot bilang bata. Hanggang sa lumaki na nga po ako, ganun pa din po. Kaya ako bilang kabataan, parang mas nawili ako sa mga barkada ko. Mas gusto ko sila kasama kasi sa kanila nagkakaroon ako ng kasiyahan at na nagiging masaya ako kasi pag nasa bahay ako andun yung wala nga kapepa, ang magulo, tapos lagi ako papagalitan. Kaya yun yung naging buhay ko noon hanggang sa nakapagtrabaho ako. Pero praise God mga kapatid, kasi hindi hinayaan ng Lord na ganun lagi yung buhay namin. Talagang gumamit siya ng sitwasyon para makilala namin siya. Dumaan nga kami sa matinding pagsubok yung pamilya namin. Dumating yung time na di namin naasahan na isa sa mga kapatid ko ay daranas ng matinding depression. Na talagang mga magulang ko lungkot na lungkot, kahit ako din po, kasi di ko po inaasahan na mangyayari po sa kapatid ko yon. Kasi yung mga nagagawa po ng kapatid ko, yung mga nasasabi niya, eh, hindi na po maganda. Maga hindi po siya yon, kasi nga hindi po ganun yung pagkakilala ko sa kapatid ko. Kaya hindi po namin alam nung time na yon kung paano po yung gagawin, kung ano po yung kung sino pinalapitan namin. Kaya napakabuti po ng Lord, kasi talagang nakita ng Lord na kailangan namin siya, na siya yung makakatulong sa amin. Kaya talagang gumamit ang Lord ng lingkod niya. May po siya na isang tao na kapitbahay namin na Christian po. Tapos kinausap niya kami hanggang sa nagkaroon nga po ng Bible study po sa amin every week. Nakapakinig po kami ng salita ng Diyos na hindi rin namin po inaasahan. Pero talagang yun po yung starting po na kung paano nabago yung buhay ko at kung paano ko binago ng Lord. Yun nga yung po nung time na yun na hindi na po namin alam kung ano gagawin namin. Doon ko po pinanghawakan yung pangako ng Diyos sa Jeremiah 33. Sabi ng Diyos, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya yon mga kapatid, yun yung talagang pinanghawakan ko ng mga time na yon. Kahit alam ko na parang minsan nawawalan ako ng pag-asa kasi di nga ganun agad-agad na nabago yung kapatid ko, na nag-answer prayer agad. Pero talagang nanampalataya lang ako na ang Diyos ang gagawa ng himala sa kapatid ko at magpapagaling sa kanya. Kaya dumating rin naman yung time na yon na talagang ang saya-saya ko, kami ng magulang ko, na dinilig ng Lord yung prayer namin. At saka nagkaroon kami ng kapayapaan na sa bahay, hindi na sila lagi nag-aaway. Kaya praise God, nagpatuloy ako sa Lord hanggang sa nakilala ko nga po si Ate Presi na nandun nga, gumamit din ng Lord para makapunta ako dun sa church planting nila sa Freedom Park. Na tuwing linggo, tuwing hapon, nandun ako, napunta ako doon para makinig ng salita ng Diyos.
Doon nakita ko yung sarili ko na nagkaroon ng uhaw sa salita ng Diyos noong mga time na yon. At nagpatuloy nga ako, syempre, hindi ganoon nga kadali. Ando na gagawa pa rin ng paraan ng kaaway. At noong 2018 nga po, hanggang sa 2019, nagsunod-sunod po yung pagsubok na naranasan po ng ulit ng pamilya ko. At hindi ko rin po inaasahan na mangyayari sa akin yon. Binigyan po ako ng Lord ng blessing, ng baby, ng anak po ko ng August 2018. At nung bago pa po ako manganak, pabalik-balik na po ako sa ospital noon. Na andun yung kagadagasos-gasos din po ako, kami. Tapos nung nanganak na nga po ako, isang araw pa lang po ako nakakawi sa bahay. Kinabukasan po, nahirapan po ako huminga. Hindi ko po alam kung bakit, hanggang sa akala ko katapusan ko na, kasi hinahabol ko na nga po yung hininga ko noon. Ayun, dinala nga ulit po ako sa ospital, hanggang sa nagtataka yung doktor, ba't ang laki po ng tiyan ko. Eh, napakanak na po ako, kaya umabot po ako sa ospital ng 2 weeks. At sa 2 weeks na yun, talagang grabe po yung prayer sa akin nila pastora, nila ati presi, ng mga elders, ng mga intercessor. Talagang naranasan ko yung pagsama ng Lord nung 2 weeks na yon. At talagang bumaba din ako sa pagbabasa ng salita niya. Kasi yun lang talaga yung magiging kalakasan ko nung mantay na yon, yung salita ng Diyos, kahit yung physical ko inanghina. Kaya talagang salamat sa Lord, kasi hindi niya kami pinabayaan nung mga time na yon sa ospital. Yung mga pabor niya na sa financial, talagang nakalabas kami, nabayaran namin yung bill, kaya talagang kamangha-mangha si Lord nung kumilos siya sa buhay ko. At yung mga time na yon, talagang dahil nagsunod-sunod nga po yung mga naranasan kong pagsubok, andun yung talagang pinanghawakan ko yung pangako ng Lord sa Santiago Chapter 1, verse 2 to 4, sabi ng Diyos, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyo malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Praise God, kasi talagang dun ko naranasan na talagang ang Diyos ay tapat. Talagang pinatatag niya yung faith ko noong mga time na yun. Kaya habang naranasan ko yung mga pagsubok na yun, andun yung kagalakan, andun yung kapayapaan na alam kong kasama ko si Lord. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay nakakaranas ngayon ng mga matitinding pagsubok, sirang relasyon, o ano man yan na naranasan ng pamilya mo, mga kapatid, huwag kang sumuko, huwag kang mawala ng pag-asa, kasi mahal ka ng Diyos, mahal ng Diyos ang pamilya mo, at mabuti siya sa ating lahat. Kaya niyang gumawa ng mga himala sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya praise God, salamat sa Diyos, talagang nakilala ko ang Lord, talagang patuloy niya pa rin ako binabago sa ngayon. Kaya nga po mga kapatid, hindi aksidente na napakinggan mo sa oras na to kung paano po ako binago ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, kapatid. At ito yung gusto niya ipaalam sa iyo ngayon, yung good news. Dahil, kapatid, special ka sa Panginoong Diyos. Kaya nga sabi sa Genesis 1:26, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Kapatid, ganun po tayo ka-espesyal sa Panginoong Diyos. At gusto niya tayo ang mamahala sa lahat ng nilikha niya. At makapellowship po natin siya araw-araw. Subalit, tumating ang bad news, ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, nawalay ang
Napahiwalay ang tao sa Diyos. Nawasak ang magandang relasyon ng tao sa Diyos. At sabi sa Roma 2, verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. At sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nakasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid, walang hanggang pagkawalay sa Panginoon ang mararanasan nating lahat dahil sa ating kasalanan. Yan yung nakatakda para sa atin. Ngunit mabuti ang Diyos, kapatid, gusto niya iparating sa iyo ang isa pang good news na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God! Dahil sa Panginoong Jesus, libre niyang ibinigay ang kaligtasan natin at sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya kapatid, sa oras na to, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus ay nasa iyong harapan. At talagang sabi nga sa Pahayag 3, verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami magkasalo. Kapatid, yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa iyo. Willing ka bang papasokin ng Panginoong Jesus sa pintuan ng iyong puso? Sige kapatid, kung nagdedesisyon ka sa oras na to na gawing tagapagligtas ang Panginoong Jesus, sumabay ka sa maikling panalangin na to. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na to. Nandito po ako, Panginoon, sa iyong harapan, nagpapakumbaba at inaamin ko po na ako'y makasalanan at pinagsisisihan ko po lahat ng mga nagawa ko pong kasalanan na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoong Jesus, sa oras na to, nagde-desisyon po ako at inaanyahan kita na pumasok sa aking puso at gawing tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, ikaw na po ang maghari ngayon sa aking puso at sa aking buhay. Salamat po. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige kapatid, ako na lang yung manalangin sa iyo, para sa iyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila, nawalhati sa oras na to, at talagang salamat sa kabutihan mo sa buhay namin. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na tagapagligtas ng lahat, at ikaw patuloy ang mahayag, O God, sa buhay namin, maging sa pamilya namin, sa aming bansa, O Lord. Lord, salamat po dahil hindi ka nagbabago, wala kang katulad, O God. Di mo kami binibigo, Lord, sa araw-araw at sa oras na to. Lahat ng tumanggap sa iyo, Lord, ay talaga itinataas namin, Panginoon, na talagang pagpalain mo ang buhay nitong mga kapatid namin, Panginoon, na tinanggap ka bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas ng buhay nila. Lord, baguhin mo nga po sila, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, at dalangin ko po, Lord, na talagang
Lumakad po sila, Panginoon, na may pananampalataya, O God. Lord, kayo na pong bahala sa buhay nila, maging sa pamilya nila. Talaga nagdedeklara po ako sa oras na to ng buhay at pagpapala, Panginoon, sa lahat ng area, Panginoon, ng buhay nila, Lord. Lord, kayo na pong bahala. Ikaw ang patuloy na maghari, Panginoon, sa kanila, O God. At talagang lumago po sila at maging matatag po yung pananampalataya nila sa iyo, Lord. At Lord, itataas ko din po, Panginoon, ang bawat leaders, Panginoon, ng bansa, Panginoon, lalo na ang bansang Pilipinas, Lord. Maging presidente namin hanggang sa mababang posisyon, O God. Lord, talagang kayo na po, Panginoon, ang maghari sa puso nila, Lord. Gamitin mo nga po sila para mapatupad yung plano mo po para sa aming bansa, O God. At talagang tinataas din po namin yung economy namin, Lord. Lord, alam po namin na ikaw rin yung Diyos na kikilos para maging maayos yung ekonomiya ng bansang Pilipinas, maging ng bawat bansa, O God, na tatlong buwan, Panginoon, na talagang nagkaroon ng lockdown, Lord, at ngayon nga po, GCQ, Lord, pero hindi pa rin nga ganun kadali para sa amin, Lord, pero Lord, magtitiwala kami sa iyo na ikaw ang Diyos, Panginoon, na kikilos at gagawa, Panginoon, para sa aming bansa, Lord, maging sa bawat leaders na meron kami ngayon, O God. Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang mga leaders, Panginoon, ng churches, Panginoon, dito sa aming bansa, maging sa buong mundo, Lord, na talagang patatagin mo po yung pananampalataya nila, Lord, at talagang mas manaig, Panginoon, yung pag-ibig mo sa buhay nila, at patuloy po sila, Panginoon, na ikaw yung mahayag bilang Panginoon sa buhay nila, O God. Talagang, Lord, pagpalain mo po ang bawat pamilya nila. Pagpalain mo po sila araw-araw, O God. Talagang good health, Panginoon, sa bawat leaders namin, mga elders namin, mga leaders namin, O God. Maging, Panginoon, yung nasa likod, Panginoon, ng broadcasting nito, Panginoon, ng prayer and fasting namin, Lord. Lord, salamat po sa buhay nila na ginagamit mo, God. Di biro, Panginoon, yung pagod, yung puyat na nararanasan po nila. Pero, Lord, dahil sa yung pag-ibig, kaya po nila nagagawa to, God. Magpalain mo po, Panginoon, ang bawat pamilya nila, Panginoon. Maging yung buhay nila, Lord, at talagang patuloy mo, palakasin yung faith nila, Lord, sa iyo, Lord. At talaga ikaw yung Diyos, Panginoon, na maghari sa buhay nila. Salamat po sa buhay nila, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran namin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa privilege, Panginoon, na makapanalangin kami araw-araw, Lord, sa bansa namin, maging sa pamilya namin, at sa mga mahal namin sa buhay, Lord. Salamat po. Sa iyo lang po, Panginoon, ang mataas na papurit, mataas na pagsamba at punong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, mga kapatid. Salamat po sa pakikinig nyo. God bless po sa ating lahat. Keep safe po sa ating lahat. Shalom po. Bye-bye. Thank you po. Like you, Lord, on all the earth, matches love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasures
All my days are